gusto ko. Ayan, magandang hapon po. Ito po muli yung Bro Pipoy. At gaya na nakagawian natin, patugtog muna tayo ng makapagbagdamdamin bagong lipunan. Saya-saya. Alam niyo po mga kababayan, karamihan po sa mga bago eh napaka sayang bagay po para sa ating mga Pilipino. Like bagong taon, bagong sapatos, bagong damit, bagong relasyon, di ba? Bagong anak. I mean, bagong, hindi bagong panganak, ha? Bagong anak. I mean, kapag may bagong silang na anak yan. Napakasarap po ng mga feelings. Bagong lahat. Bagong alaga. Di ba? New pets. Lahat ng bago masaya. Except lang tong bagong lipunan. Hindi pa po natin nararamdaman na kung masaya nga. Magandang hapon po. Ito po ang inyong Bro Pipoy. Gusto ko lang po magkomento. Nagpalit nga po pala ako bago ako ituloy. Nagpalit po ako ng pangalan. Salamat po sa aking mga kaibigan na si Mr. Seymour Henry Saldavia at kay Edmond, my very dear friend Edmond Umali. Salamat for the suggestion. So from Bro Pipoy, I change it to Pipoy Power, Pipoy's Power. Kasi oo nga na, medyo catchy. And naalala ko pa ng panahon ng EDSA Revolution na yan. Itong pagpapatalsik sa mga Marcos.
nangyari nga po yun sa EDSA, ang tawag po ron people power. So, kind of catchy. Hindi maayos-ayos itong problema ng camera ko o ng cellphone ko. Every 3 minutes talaga nagre-reset. But anyway, ayun, thank you again, my dear friends, Seymour and Edmond. I love you, bros. Nasaan man kayo, I know you're in a good place. Charot ka. Anyway, nakakatawa lang po itong ano, kokomentuhan natin ngayon. No? Tungkol po ito dun sa dating congressman na asawa ng ating secretary sa loob ng Malacanang. Ang tawag po sa department na yon ay PMS o Presidential Management Staff. Sila po yung responsible for the very good schedule of our president. Sila po yung namamahala dyan. At meron pong naglabasan sa nabasa ko to sa politico.com. And what's so funny is hindi lumalabas sa social media. Alam niyo po mga kaibigan, nung nag-analyze po ako prior to the election, PRRD ko, sino ba dapat pumalit sa kanya, matunog na matunog na po si PBBM nun. Pero sa akin, para sa akin ha, this is just my analyzation and opinion, hindi pa panahon para sa isang Marcos pagkatapos si PRRD, kasi marami pang manggugulo. And isa na dyan, itong mga mainstream media natin. You know how critical they have been to the Marcoses and to President Duterte himself. They have been very crucial about him, hypercritical about the administration. And again, to the Marcoses, we all know that media ay isa sa mga naging kasangkapan para patalsik o magpakalat ng mga maling impormasyon tungkol sa mga Marcoses. Okay, alam ko hindi nila madidinay yon. May ginawa talaga, may nangyari, at isa ang media para na naging dahilan para mapatalsik po ang rehimeng Marcos ng panahon na yon. At hanggang ngayon, kaya pasalamat po tayo lahat sa social media, because all of us can speak our minds, our thoughts, our opinions. Of course, may limitation. Wag lang tayong aabot dun sa mga fake news at mga paninirang puri. And I'm citing this or these things according to my observation. Ayun nga, going back, sabi ko hindi pa napapanahon para sa isang hindi pa napapanahon para sa isang Marcos muli, kasi guguluhin talaga sila. Unang-una na mga Reds, alam natin na isa yan sa pinakamalupit nilang kaaway, ang liberal parties, di ba? Alam naman natin na ang nanay ni yumaong pangulong Noynoy, si ang yumaong Cory Aquino rin po ay ayan po ay mga dahilan kung bakit sila napaalis sa Malacanang at naging matinding katunggali ng Mr. Ferdinand Marcos Sr. So naniniwala ako na hindi pa panahon, kasi manggugulo sila. Para sa akin nga, sana ang sana tumakbo pa noon muna si Madam Sara. Eh, hindi naman nangyari. Masyadong naging famous si Ferdinand Marcos Jr. o si PBBM. Kaya nagtataka tayo ngayon. Obserbahan nyo lang po. Bakit po tahimik ang mainstream media? Hindi po ba himala yun na tahimik sila at hindi sila critical sa gobyerno ni PBBM? Which is, if you're going to look back at history, talagang critical po ang mainstream media. Ngayon, merong mangilan-ngilan, pero hindi ganun ka, ano, hindi ganun sa in-expect natin na talagang kaliwat ka ng, di ba, batikos. Mas maingay pa nga sila nung panahon ni President Duterte.
di ba? Nung ngayon kay PBBM, lahat ng bintang sa tatay, di ba? Diktador, hindi nga nila mapangalanan sa PBBM nun eh, na Ferdinand Marcos Jr. Pag binanggit nila ang Ferdinand Marcos Jr., may karugtong lagi na anak ng dating diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Ganun po sila tinuturing. Pero ngayon, di ba, friends sila. I don't know, because of the first lady who is, you know, relative of, di ba, alam niyo na, hindi natin kailangan ng halongkatin yun, pero alam naman natin na Araneta yan. At meron talagang oligarch blood. So, anyway, hindi ko naman panghihimasukan na yun. Pero, based on observation, pag nagtanong ka, bakit tahimik? Anyway, okay, anyway, going back to the topic, ito nga pong asawa ng PMS, asawa ni ng ano ni Mrs. Ang Ping ang kaapelyido eh, according dun sa politico.com. And itong asawa niya, which is a former congressman of Manila, eh ng ano raw, hindi napigil ang init at dinala ang kanyang nagsusumilakbong kulubot na pototoy sa kailan. Ang lupit mo, sir. Hindi naman po ganito kahaba ang magiging topic ko sa kanya, no? Pero binasa ko po sa yung buong article ng politico.com, and it's a shame. Ang sabi, inaresto to sa Thailand, but because of political immunity, hindi nangyari. And of course, pinagtatakpan ng Malacanang. Ang sagot nila is negative. Hindi raw totoo yun. But tandaan po natin, mga kababayan, hindi po uusok kung walang apoy. So, well, that's one. Lahat naman tayo may tinatagong kasamaan o maitim na budi sa ating mga sarili. Pero sir naman, nagkalat ka sa international pa kasama ang ating Pangulo, hindi mo na binigyan ng kahihiyan. Hindi mo ba naisip yan, sir, na di ba, kasama ka sa ano, delegasyon. At nilagay mo sa isang nakakahiyang posisyon ng ating Pangulo sa ibang bansa pa. Buti sana kung kayo-kayo lang dyan at ng mga Thailander, but that's apex, sir. Lahat po ng Asian leaders nandyan. What a shame. Di ba? Yung asawa mo naman, well, former beauty queen, maganda yung record. Para ikaw, hindi mo napigil, sir. Suggestion lang, Sekboying, total, mahilig ka mang halongkat ng background, ginagawa mo kay Sir Bantag, kay General, bak, pwede mong halongkatin din yung issue nito ni Dirty Harry. According sa publiko, sa'yo po yung title nila, Dirty Harry. Baka pwede nyo pong, kasi, kung ito po ay nanghipo sa ibang bansa, nagkaroon ng kasong acts of lasciviousness, eh baka po, yan, baka po hindi lang yan ang ginawa niya. Hindi kataka-taka kung may maglulutangang issues against sexual assault or acts of lasciviousness kay Sir Dirty Harry. Total, ayun na nga, di ba, yun naman trabaho mo sa DOJ, manghalungkat ng buhay ng may buhay, kahit si Percy Lapid lang ang issue, pati yung pagiging kung ano-anong kalat na ibinato mo kay General Bantag, eh baka ito pwede mong pagtuunan ng pansin, sir. Di ba? Para dalawa na yung ano, yung issue na magda-divert dun sa ibang attention ng tao dun sa kaso ng anak mo, di ba? Di pagdalawa na yan, sir, baka makalimutan na yung issue ng anak mo. Di ba po?
Also, tapusin ko lang po sa statement na mahal na Pangulo, issue po sa inyo na paulit-ulit yung delikadesa dahil sa mga ramang issue na hindi kayo nagsasalita. And I think kung ganyan yung ipagpapatuloy yung style ng leadership, hindi kayo nagsasalita, piliin nyo pong mabuti yung mga taong isasama nyo. Isa pa nga sa gusto kong i-comment dyan is, nung nag-research ako, according sa na-research ko, is yung mga taong may diplomatic immunity lang, eh yung mga tao na, di ba, dating presidente, vice president, senate, president, sa lower house na speaker, ayun po, mga kasama sila, at yung mga tao na merong diplomatic mission, ayan po, asawa lang po yan, bakit sinasabi na ano, na hindi inaresto because of diplomatic ano, diplomatic issues, I don't know exact term, pero because of the ano, diplomatic position, eh asawa lang yan eh, diba? But and in the first place po, kung yung asawa niya po yung staff niyo, ba't kasama po yan si ano, Dirty Harry? Ang sa akin po, sir, tanong lang, sana ayusin nyo, sir, kasi ang daming ano, ang dami nang palpak, maglalagay pa, magkakaroon pa kayo ng kasama na may ganitong history. Well, in fact, nakasuhan na pala yan, though hindi lang nag-proceed kasi na-dismiss yata ng Sandigan Bayan because of lack of evidence as usual. Pero yung kaso niya po is, nung nasa Philippine Sports Commission pa siya, eh, naglagay siya ng mga I think security guards and janitorial staff na hindi dumaan daw sa bidding. So anyway, sir, piliin niyo pong mabuti kung sino po yung isasama niyo, because you are our president and you are representing the whole of the Philippines. Okay? Kahiyahiya na nga po tayo sa maraming bansa, may dadagdag pang ganito na nasa diplomatic ano ba tawag yan? Diplomatic positions, though hindi, although asawa lang naman ng ano, ng secretary nyo, pero may lumalabas po kasi news eh na di ba may diplomatic ano ba yan, may diplomatic immunity raw. Well, nakakapagtaka man kung bakit siya nagkaroon diplomatic immunity, that's beside the point now, kasi nangyari na yung crime according to politico.com, and wag na po tayong mag-add ng ano, ng kahihiyan pa para sa bayan natin. Naghihirap na nga tayo ng sobra-sobra, tapos may mga kahihiyan pang ganito, and isa po, alam nyo po yan, na isa po sa mga bumubuhay sa bansa natin, sa bayan natin, eh yung mga padala ng ating mga OFWs. Tapos meron tayong, tas yung, di ba, masisira na, ano? Siyempre, hindi mo maalis sa isip ng mga tao, though iisa lang yan, pero ang tingin ng ano, ng karamihan is kabuuan ng isang bansa. So hindi po maalis na, di ba, baka magkaroon ng Filipino hate sa, kung nagkaroon ng term na Asian hate eh, sa Amerika, magkaroon ng Filipino hate sa buong bansa because of what happened. So sir, piliin niyo pong mabuti, kung kaya niyo pong pangasiwaan na kayo mismo ang pumili, check niyo yung background para hindi na po mangyari to. Okay? Hanggang dun lang po. And again, Mr. DOJ, Secretary Remulla, eh, ito na po, pagkakataon na po na dalawang kaso ang ungkatin nyo para, ano, para malihis po ang issue sa anak nyo tungkol dun sa marijuana. Sana all. Okay, again, comment lang po ito. Galing po ito sa politico.com. So, this is your bro, Pipoy. Maraming salamat po. Gusto ko.